Okay, magandang umaga po sa atin lahat. Nagbabalik tayo dito sa PNPA Recruiting Classes Batch 2020. At syempre, andito tayo. Ayan yung ating mga PNPA Police Applicants. Ayan po, at syempre, mag-interview muna tayo. Katulad ng ginagawa natin dati, mag-interview tayo. Bakit nga ba gusto nilang pasukin ng serbisyo publiko? At anong gagawin nila dito? Ito ba yung... Ayan, okay. Tangkad ka pala sa akin. Tagasan ka? Luna North Cotabato, sir, from Mindanao. Ah, Muslim ka? Hindi, sir. Bakit gusto maging police? I want to be a policeman someday because I want to serve my country and the people. Second, I want to help my family. And lastly, I want to attain my childhood dream. That's Merry Christmas. Thank you. Ayan. Sige, shout out to sa pamilya mo. Shout out to sa Padagas family dyan sa Tulunan. Okay, dito naman tayo kay Vlad. Ito ka. Tagasan ka. Taga Antipolo City po, Arshad Navarro. Gusto po mag-pulis dahil doon ko po ma-express yung patriotism ko sa paraan ng pagsiservisyo sa bayan. To protect and serve po. Yan. Anong shoutout sa pamilya mo? Shoutout parang sa... EMCRC po. Yun. Shoutout ka na. Shoutout sa Navarro family, sa mama ko. Yan. Kaya mo talaga mag-pulis? Yes, sir. Okay, sige. Next, dito tayo. Oh, ikaw. Bakit gusto mag-pulis? Sir, the opportunity to serve the people as well as my own family, oh Lord. To be able to provide for them and to continue to help everyone with a God-fearing heart, sir. Yan. Ano pang, anong balak mo talaga pag magpupulis ka? Anong gusto mong, anong magbibigay? Ano may tutulong mo sa PNP kapag pulis ka na po? Sir, as a servant, sir, I will do my best to keep everyone safe and to... continue to help others as well, sir. Handang-handa ka na ba? Handa, sir. Sige. Kaway-kaway ka sa pamilya mo. Shoutout ka. Shoutout kay Lienta, kay Cordillera. Binggit. Binggit, Bagyo. Yun, sir. Magandang umaga po sa atin lahat. O, pangganda-ganda, di ba? Good morning po. Good morning po sa subscriber ng Tambay ng pulis. Nagsusubscribe din ako dito. Promise. Okay. Ako nga po pala si Police Colonel G. Ginawahan Panisan. Naka-assign ko lang po dito sa PRSU-NCR. So, ayun na nga po, by March 16. March 16, ano po ba yung updates natin para po sa ating mga police applicants ngayong 2022 patrolman recruitment process? Bali po yung ating ipi-fill up ngayong processing natin ng March 16. Unfilled quota pa po yan. 2021. Mm-hmm. Attrition quota. Ah, meron pang galing doon sa... Oo, hindi siya na-fill up nung nakaraang recruitment. Mm-hmm. So, ngayon natin pipill upan. So, target natin, 100% fill up. So, by March 16, magmi-meeting na yung Recruitment Selection Committee ng NCR. Chaired, of course, siya ni DRDA. So, kami sa PRSU-NCR, pre-prepare na namin lahat. So, since siya ay level 1 na, but of course, mapag-uusapan pa rin doon kung ano-ano yung mga kailangan na compliance. So, ma'am, ano po yung dapat pagandaan ng ating mga police applicants ngayong 2022? Of course, hindi lang naman ang pagpupulis ay naisip mo lang ngayon. Kailangan na physically and mentally prepared ka. Hindi lang siya, ay gusto ko magpulis, eto na, banat. Habang wala silang nag-aantay, of course, basa-basa kasi meron pa rin siyang interview. Mahaba ang proseso eh. Una, siyempre, yung BMI. Dapat, yung timbang mo, appropriate. Ang standard ay 21.50. So, at kinakagala ko rin na sabihin na ang PRSU-NCR, ano na siya, yung machine na yung nag-aantay. Sukat. Wala nang... intervention na iruruler ka pa, tapos yung, alam mo yon yung hindi na, mabilis na, tapos pagkatapos noon yung physical agility test, of course kailangan physically prepared kasi maraming ano yun eh, stages. Bukod po doon, ma'am, syempre meron tayong mga followers din na nag-aaral pa, nasa school pa, college pa, iba elementary, meron tayong mga followers na mga gusto magpulis. Ano po ba dapat nilang paghandaan talaga yung mga ating mga estudyante ngayon?
syempre, 4-year course dapat. At saka, habang nag-aaral kayo, huwag kayong gagawa ng kahit anong ikakasira niyo. Kasi during sa CBI, background investigation. Pag meron kayong dero, nako, yung pangarap niyo na maging police forever na yan, hindi matutupad dahil may record yan. Minsan kasi ma'am, di ba, kompleto na lahat, tapos pagdating ng CBI, pagdating ng CBI, meron pala siyang record. Sa barangay. Masabu ulo, no? As experience ko nga eh, ito yung totoo ha, parang na-engage lang siya sa yung pagtatapon ng basura. Nagkaroon siya ng kaso, so hindi na siya qualified. Nakakaano rin. Kompleto na halos yun, di ba? Oo. Tapos yun yung pangarap mo, yun na yun yung pangarap mo, tapos hindi ka... Sayang. Yun mo, napasa mo yung board, napasa mo lahat, tapos pagdating pala sa CBI, complete background. Meron kang not recommended. Dahil lang sa pagtatapon ng basura ng gitama. So, yung ating mga, lalo yung mga gusto talaga maging police, huwag kayong gagawa ng ng ikakasira ninyo at ng inyong pangalan, kasi lalabas yan during the background investigation. And kung gusto niyo talaga mag-police, paghandaan nyo. Mag-prepare physically, mentally. Yan. Ang isang mahirap na party kasi yung neuro exam. Neuro exam, opo. So, pag wala kayong ginagawa, basta-basa din. Mga dental man sa ipin, no? Yung kung alam niyo naman na meron kayong konting diferensya, ipaayos niyo na as early as, no? Para... kumbaga, complied na kayo. Mga may tattoo, ma'am, yan, di ba? Kung kailan nag-apply, saka pa ano. Wag muna kayo magpatattoo. Or wag magpatattoo dahil... O yung may tattoo, burahin na. Burahin. Wag na magpatattoo dahil madudumihan lang yung katawan ninyo. So, yun yung may advice ko. Magkita-kita tayo yung mga nakapasok na, nabigyan na ng QR code. Magkita-kita tayo at excited ako makita kayo lahat. Police Colonel Panisan, siya po yung bago ating chief ng PSRU-NCR. And opinions expressed by the hosts, vloggers do not necessarily reflect the official policies and position of this office, the NCRPO and the PNP.